pagbabago sa proseso ng pag-aproba ng Environmental Compliance Certificate o ECC ang naiisip na paraan ng isang senadora bilang tugon sa usapin ng reclamation project sa Manila Bay. Gayunpaman, iba ang gustong mangyari ng mga environment groups upang tuluyang matuldukan ang pagkasira sa kalikasan. Alamin kung ano ito sa balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Planong baguhin ni Senator Cynthia Villar ang Senate Chairperson for Environment and Natural Resources ang anyay mga mali sa panuntunan ng pag-aaproba ng Environmental Compliance Certificate o ECC kaugnay ng reclamation projects sa Manila Bay maging sa Kapuluan. That's why we're hearing this. We want to review the process and change whatever is wrong with the process, and I would like the people from the DNR not to agree to that if that is wrong. Napagsabihan kasi kanina ang mga environment managers sa Senado na dapat umunong pag-isipan nito ng mabuti ang pag-aaproba ng permit ng contractors na naglulunsad ng reclamation projects, lalo't nadadamay ang kalikasan sa naturang reklamasyon. Dapat pag nag-i-issue kayo ng mga permit, dapat na nare-realize nyo rin yun na may mga other consideration na hindi lamang just to go through with issuing ECC. Pero para kay Senate Deputy Minority Leader na si Senator Risa Hontiveros, damay rin kasi sa reklamasyon ang ugnayan ng Embahada ng Estados Unidos sa Pilipinas, ang Pilipinas at ang China. Di po ba tayo concerned na yon ay may ties sa Chinese company na tinutulungan ang China i-militarize ang West Philippine Sea? Dahil po sa artificial islands na kinonstruct nitong kumpanyang ito, yung Chinese Coast Guard at yung People's Liberation Army, Navy tuloy, ay nahaharas nila halos non-stop yung mga Philippine vessels. Bagay na sinagundahan rin ni Villar. Do you think the U.S. Embassy will not mind na tinatambakan yung likod nila ng China? Kaya ang DENR idudulog ang usapin sa Department of Foreign Affairs at Department of National Defense. We are in fact recommending that any issues regarding the Philippine Navy or any branch of service approval be elevated to the Department of National Defense and the Department of Foreign Affairs. Mm-hmm. In this regard, this is a process that we are now in fact writing up. Gayunpaman, hindi umano sapat na babaguhin lamang ang proseso ng pag-aaproba ng ECC ayon sa mga naglunsad ng kilos protesta sa labas ng Senado. Giit ng mga grupo, kakailanganin umanong mag-issue ng Pangulo ng Executive Order ukol sa reclamation projects upang ito ay tuluyang matuldukan. Dapat magkaroon ng isang executive order na magtitiyak na matigil na totally yung reclamation project dito sa May Manila Bay at sa lahat ng mga reclamation project sa buong kapuluan ng ating bansa. It's very important to stress out na yung reclamation ay may impact siya sa ating ecosystem. Una nang sinabi ng Philippine Reclamation Authority na pinayagan nito ang naturang reclamation project sa Manila Bay noong nakaraang taon sa tulong ng clearance ng Philippine Coast Guard at endorsement naman ng National Security Council. We require this contractor to secure a special permit under the rules of the Marina. And submitted to us since we are the one evaluating this permit. Magugunitang August 6 nang ipatigil ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang malawakang reclamation project sa Manila Bay. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.